ninyo na kinabulat ninyo? Oh. Marami po. Magaling sumayo si Josh. Si Josh po. Pakita natin ba? Pakita nga yung video ni Josh. Nung first ever dance niya. Oh. With Benny ko. Nung pinag-meet kami nung first. Let's watch this. Si RZ po lalo. Kailan nga nag-start si Mangon mag-arrange? Ayun po, yun po yung parang na-unlock namin during the process of being in Yes, My Love. Sobrang talented talaga ni Carl. Kasi Brian magaling po siya mag-impersonate. Ayan. Kapal nga. Give it up for Bamboo! Coach Bamboo. Be my lady. Michael Jackson. Michael Jackson, let's give it up. Now the day is gone. Yeah. I'm singing on. Sinigo, sinigo, gusto niyo po sinigo? Kaya niya yung person ay sinigo. Microphone. Sana ay magpaling. Nangangalabing. Matamay. Kaya niya po. Kaya pag nahihirapan ako sa recording, si Bray yung nakatutok sa akin palagi. Kasi minsan hindi ko alam paano siya kunin. Tapos, kasi ito yung ginagawa mo. Tapos i-explain niya sa akin paano ko siya magagawa. Pero ginagaya niya po. Surprisingly, yung pagiging impersonator ko, nakakatulong po sa akin. Alaking tulong. Actually, sa akin lahat. The note or like, anong placement na. Yeah, placement. Good, you know, good. Ganyan. So, may tulong we're helpful lahat. Hindi lang pala siya pan-trip. Kung saan naging pagbabago sa grupo niyo? It's a good change naman po. So, as long na tawag dito, nakakatulong po siya sa growth naman individually and as a group. I guess we're very like, you know, welcoming with all the opportunities na makakatulong sa amin sa Latamag. Especially sa mga songs, you know, from the people na ibang artist din na nakakausap namin, Eric, Happy Yang. Madaming po nila actually na nabibigay sa amin ng advices na na-apply namin right now. So, yun, hopefully madaling po kaming mas makausap pa kasi ang dami namin natututunan eh. And kumbaga parang nasa classroom setup po kami na parang sobrang eager po talaga kami matuto din on our own. Gamit po yung mga guidance po ng ibang artist, ng mga veteran artist. Tapos, syempre, management, ganun, and through experiences at the same time. And ayan din pala po, abangan niyo po yung mga originals kasi may mga collaborations po with different artists. Oh. Sila po yung nag-produce. Kaya, next time yun. Darating tayo. But you've recorded it already? Yes. Some of it. Ito po siya. Wow. One, two. Recording na po. How does it feel that you have a lot of fans? 143, ma'am! Sobrang nakakataba talaga ng puso, ma'am, na to have them here and to have all of our 143, like, we see the numbers grow. Like, kami, sobrang thankful lang talaga namin, kami, lima, tsaka yung mga suporta na solid talaga, mga Luzon, Visayas, Mindanao, kahit saan. Singapore! Oh, yes. Singapore. Like, they're grow, the 143 family is growing and we couldn't ask for more. Just thank you. Question, how do you guys stay connected sa mga fans nyo? Like, may ba kayong mag-live, FB, or may sa ilo ba kayong FB community na kayo lang? So, actually, lahat po nung nabanggit niyo po. Kasi nagsistream po din naman kami, tapos lahat ng social media, ayun, sa mga pictures po namin, mga tweets, mga events. So, from time to time, gusto po kasi nila yung ano, sinasakal sa natin. Mga nababardago, yun po yung ano, yun naman po yung love language. Bardago. Yeah, bardago. Love language ng mga 143 namin. Bardago talaga. Pagpapalik yung online and actually in person. Mga TikTok, ganyan yeah. Stream kayo. Oh, sila pa nga minsan yung nagbabash sa amin. Sira na rin magbabash para hindi na daw lumayo. Ano? Si Josh. Meron pa kayong isang kanta na inaawit mo sana makuha niyo rin o magawa niyo ng version? Isang opinion classic. Well, ito po, feeling namin after siguro ng You, Me, and Love, malay niyo po, gumawa po kami ng isang tunog or isang sound na that could possibly sound like
yung parang ano po, parang yung mga boy group rin po na mga band hits rin po. Who knows, maybe after po this era of Yes My Love, gugulatin ulit namin kayo with another sound. So, yun po, stay tuned for originals po talaga. Kasi kahit kami super excited rin kami sa originals namin. And we know our 143 is just as excited as we all are. And, ayun, actually po, ang daming magagandang kanta talaga. And sana after Yumi and Love, after this EP, yung mga originals po talaga namin ay mapakinggan, mapasuportahan po. Kasi gusto talaga rin namin mag-explore with different sounds for this year. Can you guys listen to my old boy groups like NSYNC? Yes, yes. Ano kaya yata cover? So, influences nyo rin ba yun? Mga old boy groups yes. ng 80s and 90s? Sino yung pinag mga favorites nyo? Actually, oh. During the process of doing Yumi and Love, we were listening to AZ-Yet. AZ-Yet or AZ-Yet? AZ-Yet. AZ-Yet. Yes. We are like huge fans of their music. Our entire EP is heavily influenced with their harmonies, with how they sing. Of course, Boyz II Men will always be one of our favorites. Pero surprisingly, we also love OPM bands like Eraserheads. We listen to them as a group also. Kasi parang iba-iba po kasi yung influence namin musically as an individual. Pero as a group, I think yun po yung naging biggest change na namin, na compartmentalize na namin yung individuality namin and our identity as a group. So alam namin na, ah, pang Yes My Love to. Ito siguro pang Nico to. Even with how we dress up in our shows, it's so important na alam na rin namin this time how to dress up as Yes My Love and how to dress up as us on a daily basis, parang ganun po. And yeah, as a group, we love Westlife. We did covers of NSYNC. We have this, I promise you, in our Yes My Love lounge series on YouTube. And ayun, if we could only, you know, have even 1/4 of their success lang talaga because they are idols talaga. Pwede mo magpa-sample ng acapella version ng any song you're comfortable with? Lagi. Ganda lang mga boss. Hindi ko nga nating pagaling. 1, 4, 3. Kung kaya ikaw ang aking inibig, yan ay kusang nadama at ikaw pinili sa katunayan.